Today, 14 off attacks and 2 aces unstoppable. Si Jonah Dolorido. Congratulations. Hello po. Congratulations. Thank you po. Tinatanong ko siya kanina, bakit siya merong tape dito sa kanyang right wrist? Sabi niya, kasi may konting injury lang naman. Partida yun. May injury pa. Ganun yung mga atake niya kanina, Jonah. Okay, ikaw, how do you approach this match? Kasi syempre, nakita namin kayo, binabanggit ko na to kay Coach Cromwell. Also, did your previous game against EAC. Yes, it was a win for you guys, pero tagal nyo bago kayo nakakuha ng rhythm doon. Opo. Ano naman yung naging approach nyo against JRU? Siguro po ngayon po, mas naging, kumbaga, inano po talaga namin na kailangan maging consistent na po kami this time. Hindi na po kailangan mag-lie low, ganun. Kasi parang last time din po, nagla-lie low din po kami. And then, ngayon po, parang kailangan this time straight sets naman. Kasi yung mga past few games namin, puro 4 sets, ganun po, 5 sets, ganun. So, sana this time po talaga straight sets. And ayun naman po talaga yung nangyayari. Matanong ko lang, how do you regulate yourselves and your teammates? Kasi diba, katulad kanina ng third set, talagang lumamang na yung JRU, mahabol kayo, and medyo talagang nag-relax kayo eh. We can see it visibly that you guys relaxed pagdating sa mga palo nyo. Paano nyo binabawi yun? What do you remind yourself and your teammates? Tuwing timeout nga po, di ba nagta-timeout po after nung mga, pag lumalamang na po sila, lagi din po sinasabi nila, Coach Crum, na focus lang and then yung composure wag namin alisin po. Ganun. Kaya, ayun po siguro yung nagpapa-remind sa akin tsaka sa amin po na kailangan maging focus po kami sa ginagawa namin kasi lalo na lumalamang na po sila. Mm-hmm. Malalakas mong palo ngayong araw na to. Tatanong ko muna, masakit bibig naman ang ganda ng mga palo mo today. Talagang kargado lahat, lalong-lalo na yung mga cross-court hits mo na antagal bago napigil. Actually, hindi masyad. Third set na, bago ka nabablock na itong JRU, dun pa lang sila nakapag-adjust. Anong sikreto mo today? Wala naman po. Normal day lang. Opo. Ganun wala lang. Naman po. Hindi, ito may tatanong kami. Kasi syempre, naalala ka namin, way back in your rookie season, isa sa ka talaga sa mga tumatatak kasi dun sa jump serve mo. Opo. Okay. Ba't hindi mo na ginagawa yun? Ano po, masakit na po siya sa tumatak. Masakit. Nush yung sarili ko kasi mas gusto ko na din po talagang kumbaga, mag-float na lang din po. And para, pero float po talaga before pa po ako pumunta ng LPU. Tapos nung rookie year ko lang po, dun lang po ako pinag-jump serve ni Coach Kirk. Kahit ano naman mangyari, efficient pa rin yung service niya. Ngayon, nakadalawang ace. Diba, hindi na jump serve, float serve, pero 2 aces pa rin today. And hindi ganun kasakit sa tuhod niya. Oo nga. Right? Oh. That's what's important. Eh. Opo. Nababawi niya ngayon sa mga atake niya. Yung mga talan mo, okay, Jonah, ano namang pakiramdam na 6-0? Ito yung serve mo. Ayan na. Ito na yung serve mo for the past 2 seasons. Ayan. Sharper. Malakas pa rin. At also puts a lot of pressure on the first ball of the opponents. So, ano pakiramdam naman? Last season, it kumbaga dream season nyo yun na makapasok sa finals. Yes, una final 4, tapos finals. Ito ngayon, ang follow-up nyo, 6-0 naman sa panimula ng season 99. Ano po, sobrang sarap po sa feeling kasi parang hindi din naman po namin in-expect na magsi-6-0 po kami ngayon. And then, syempre po, ipupush pa rin po namin yung season na to kasi sa mga susunod po na laro, mabigat na po yung mga kalaban namin. Oh, si Jonah alam niya yung schedule. Sino kalaban nyo? Sino? Hindi, alam ni Coach Letran po. Alam niya! Coach, alam niya! Yung schedule. Joke lang. Okay, this is your upcoming games. Nakikita natin Letran, Mapua, Benilde. Lahat yan gigil pa manalo. Of course, Letran at 4-2 right now. They've lost 2 straight matches, I believe. Lost against Mapua last time out na medyo umaangat niya yung laro. Benilde, of course, the defending champions. Kasama nyo at the top 6-0. Titignan mo yung schedule na yan. Ikaw ba nai-excite ka o nai-intimidate ka? Na-excite po, sobra. Sobrang excited po ako sa mga susunod na games. Okay, ano yung expect natin mula kay Jonah at saka sa LPU dun sa mga susunod na natin? Mas ano po, mas power pa po. Hoy! Wow! Talaga, ingatan mo yung wrist mo. Hindi, okay lang. Hindi naman nasaktan today eh. Yes. Okay lang po. And you know, I like that na talagang matapang si Jonah. Hindi siya na-intimidate, hindi daw daunting. I'm excited for the oncoming games.
lalo na makakaharap nila yung, of course, defending champion, veteran na umaarangkada din. So, it's gonna be trickier, pero it's gonna be more exciting to play. Kaya, okay, feelings din na going into those matchups, well, against Letran and Mapua, neutral kayo against Binil, syempre pareho kayo ng record ngayon. Against Letran and Mapua, kayo yung favorites. Oh! Diba, anong thoughts mo dun? Wala po. Nakakatawa lang po. Oh, diba, ibang-iba na. From season 97, 98 to 99, grabe yung progression ninyo. Okay, Jonah, pagkakataon mo siyempre yung batiin lahat ng nanonood sa'yo ngayon, your supporters, your loved ones who are watching you right now. Go ahead. Hello po. Wash out sa mga mami and daddy ko na nanonood dyan. Wash out! Okay. Sa nanonood dyan and sa kuya ko po na nag-work. Of course, thank you din po sa mga sumusuporta sa amin. Sa mga kaklase kong nagpapa-wash out din dyan. Yung sila Adi Boy, sila Daniel Dave Ivana, and sila Jolo, Joko. And then of course, sa mga bebe ko, sila Bebe Ellie, Lucas, and then sila Marcus, si Luther, and then siyempre yung mga teammates ko na sumusuporta din po sa akin, kaya po nag-player ko the game. And then of course, sa coaches, and then sa management po namin, sila Sir Alan po, kala Sir Hercules, sila Sir Marcus, and then sa Laurel family po. Ayan po, sobrang thank you po sa lahat. Tama sila ng napili, napagbili na ng shoutout, ano? Yes. Yung magpe-player of the game, syempre. Nandyan, yung isa sa mga pinakamalaki ang chance na mag-player of the game. Congratulations. Thank you po. Jonah Thank Dolorito, 14 points. Po. Also getting it done defensively today, leading the Lady Pirates to their 6th straight win in the competition. Ngayon naman po, kakausapin natin ang katandem ni Jonah sa court. Nandito si Joanne Duguna, this time with Fatima Reyes.